Hindi namin problema kung naubusan kayo, okay? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo. Ikaw yung sumasagot. Okay. May nag-forward lang sa akin ng video niya. Siya si Madam Hampaslupa, isang vlogger na nag-grocery kamakailan sa Walter Mart. At yun nga, hindi niya nagustuhan yung nangyari kasi bukod daw sa nag-antay sila ng matagal, ay nag-attitude pa yung pangit at mabagal na bagger sa kanya. Next time po, back tayo dito. Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang, dun pa papel mo. Pero ang sabi nila, wala. Diba? Hindi namin problema kung naubusan kayo, okay? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot. Ikaw yung sumasagot. Ako yung ano, ako yung nagre-reklamo. Hindi ako nagre-reklamo sa'yo kuya. Hindi ako nagre-reklamo, magpaparin ka dyan. Kanina pa ako dito, mabagal-bagal. Oh, bakit? Mabagal ka talaga, bakit? Talaga naman, mabagal ka. Hindi ko kasalanan kung wala kayong plastic. Oh kuya, baka pwedeng ano, paki ganyan kasi wala akong deal, hindi ko alam. Ay, ikaw mag-dead, ikaw mag-dead. Asa, ayaw na, hindi ko pa makakala. Kaya mo yan! Diba? hindi naman ako nagre-reklamo sa kanya eh. Gago ba sa, nagdodroga ba yung mga takuhan niyo dito? Salamat ka, tinutulungan siya, diba? Face it. Kuya, pag tinulungan ka ng customer, matutuwa ka ba? Pag tinulungan ka ng customer, matutuwa ka ba? Dapat oo. Hello guys, mga Hampaslupa. So nakita nyo ba yung attitude nung staff ng Walter Mart? Inulungan ko na nga na mag-box. Aba, nag-attitude pa. Diba? Yung story nung mga guys, kaya ko siya tinulungan. Kasi nga, diba, mga 20 minutes na kami naghihintay para ma-box yung maliit namin binili. Pero, aba, sagutin ba naman ako ng kung gusto nyo nakabox yung mga ano nyo, yung mga daladala, yung mga pinamili nyo, dapat doon kayo sa kabila at nag-ano, pumila. E gago ba siya? Hindi naman kami ang nagsabi na pumunta kami doon para ipabox yung ano, yung binili namin. Pumila kami doon sa paper bag lang, kasi nga, ipapa-paper bag lang naman talaga namin yung mga binili namin dahil konti lang siya. Five to six items lang. So, paper bag yung talaga yung gusto namin paglagyan. E ang sabi sa cashier, walang paper bag. So, saan pwedeng ilagay? E di sabi na lang namin, e di box na lang. Diba? So kasalanan namin kung wala kayong paper bag. Tapos mag-a-attitude yung staff nyo na ako na yung gustong tumulong sa kanya. Tapos mag-a-attitude pa siya. Pwede ba Walter Mart? Kapag mag-hire kayo ng staff, sana yung mga staff na mahaba ang pasensya at polite at may utak. Diba? Yung alam kung nambabastos o nang may pinapakita ng masamang ugali sila ng mga customer bago sila mag-react ng ganun. Ang pangit ng ano niya, ang pangit talaga niya. Sobrang niyang pangit. Pangit na yung ugali niya, ang pangit pa ng mukha niya. Yes, pangit ka! Wow ha? Grabe, makapangit si Madam. Bakit? Maganda ka ba? Ha? Napag-alaman ko rin na kusang umalis at wala ng trabaho yung bagger na nilay at sinungitan itong si Madam. Ang dahilan niya, dahil daw for sure, kahit anong paliwanag niya, ay tatanggalin siya sa trabaho nung kanyang agency o yung mga officer sa pinagtatrabahuhan niya. Guys, nakakalungkot ano yung mga ganitong pangyayari. Sa panahon pa naman ngayon, hindi ganun kadali makakuha ng trabaho basta-basta. Oh, ayan, Madam, happy ka na ba sa outcome ng ginawa mo? Nabawasan na yung mga hindi polite at walang utak na sinasabi mo sa supermarket na pinuntahan mo. Next time siguro, since uso naman ngayon yung mga Save Our Environment movement, magdala po kayo na lalagyan nyo. Madam, hello? Ang akin lang ano, bago ka sana nagtaray, ay nilagay mo muna yung sarili mo dun sa kalagayan ng bagger. Pwede ka naman magreklamo.
at mag-file ng complaint pero sana dun sa maayos na paraan. You should have known better. Sinigawan mo yung tao in public. Ang lakas-lakas ng boses mo, natural, napahiya yun. Ito, madam ha, kung nag-attitude man yung tao, eh hindi naman niya pinagsigawan kagaya ng ginawa mo. Halos hindi na nga marinig yung boses niya eh, at saka yung mga sinasabi niya sa'yo. At wala akong nakitang offensive doon sa statement ni Kuya Bagger ha. For your information, Madam Hampaslupa ha, hindi biro ang trabaho sa isang supermarket. At kahit ano pa ang posisyon ng mga tauhan doon, sigurado, doble ang pagod na nararanasan nila. Kasi, kung mapapansin natin, madalas naktayo sila sa kanilang trabaho, di ba? Bukod pa, doon sa pagmumultitasking nila. Lalo na yung mga bagger, masyadong physical yan. Kaya nga, madalas di ba nakakaroon sila ng carpal tunnel syndrome? Madam, demanding na nga for them working in public. Tapos, may mga kasalamuha pa sila ng mga taong mapanglait at mapagmataas sa kapwa. Mga kababayan, ang hiling ko lang sana sa ating lahat ay let us be more understanding and empathetic towards one another, especially dun sa mga taong nakakahalubilo natin araw-araw dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Wala tayo sa posisyon, anuman ang antas natin sa buhay ha, na manlait at manapak ng pagkatao ng ating kapwa. Just saying.